So ito yung cleaner natin nung nakaraan. Buti na lang wala si Sir Irish. Kundi ay magwawala na naman to. So yun, ginawa na naman nilang butika yung nandun. Balingan na naman sila dito. So, warning muna ulit itong mga to. Ito mga to ay pagkasabihan muna ulit. So ito yung nakaraan. So nandun na naman sa mang inasal yung sa loob sa inasal eh. Oo nga, sa loob na naman. Pinapasok ko yung ganun. So yun. Si Nanay Oreng nandun na naman. So yun yung mga isda naka malagbag na sa gilid. So ito yung cleaner natin nung nakaraan. Buti na lang wala si Sir Irish. Kundi ay magwawala na naman to. So yun, ginawa na naman nilang butika yung nandun. Sabihan mo na ulit sila, warning ulit na ito hindi mo nakukuhanin ulit, pagsasabihan mo na ulit. I-clear nila ulit yung area. So doon na naman sila papasok.
So kahapon na nasa Quiapo, ni-rescue yung mga aso. Ngayon ito, baka mapanood ulit ng mga taga BIB, ito ma-rescue itong mga aso ito. So kawawa naman, minsan may bakal pa sa din. May mga sakit na sa balat, may mga skin disease na sila. Ang tomba ito. Piga! Pwede yun eh. Kahapon, dapat kahapon yun. Hindi, may ano siya. Eh, kade na, no? So ito ang isang magandang halimbawa, yung mga tamad. Puta, gayahin nyo to si kuya. Huwag kayong tamad. Kahit may kapansanan, lumalaban ang parehas. So ito, yun. Sa isa na nagliligpitan sila sa trip. So dito yung mga karne sa may Felix Puertas, exposed na exposed dun sa ano, na yung mga karne ng baboy sa kamanok. Eto oh, nanak mo. Hey. So, ito ang update natin sa may Blooming Creek. Ito ang problema kasi sa mga aso na naagala. Yung mga dumi-dumi nila dito sa kalsada. So, pasintabi sa lahat ng mga kumakain. At yun nga, may dumi ng mga aso yun. So, dumi ulit yan. Ito ay i-clear lang muna natin. So ayun, warning muna ngayon. Ito, kaba ng pigibara na
halos hindi na makita yung kalsada gawa ng mga vendor na inakupo na yung buong kalsada.